Kaibigan, meron akong kukwento sa inyo, medyo rare na sakit, AV malformation. Nakwento kasi na isang favorite kong director and vlogger, si Pio Balbuena. Baka kilala niyo po siya. O Pio, kukwento ko lang yung kinuwento mo dun sa page mo. Noong pandemic, lagi ko pinapanood si Pio Balbuena, nakakatawa sila. Pati itong sidekick niya, si Balong. So, nakaka-relax. Anyway, bago ko ikwento yung pinagdaanan niya, pwede nyo follow si Pio Balbuena, Facebook page, 5.2 million. Ito si Mrs. niyang mabait. At YouTube ni Pio Balbuena na masaya, pamparelax. Nakwento niya lately, a few days ago, na nagkaroon siya ng isang medical scare procedure. Nagpapasalamat nga siya, tapos na yung operation kay Dr. Abad, Dr. Buenavides. Hindi nga niya na-interview masyado kung ano yung sakit kasi medyo rare ang sakit niya. AV malformation. Arteriovenous malformation, ugat, bandang hita, papunta sa upper back. So, explain ko sa inyo kasi kailangan ng awareness nito. Bihira itong sakit eh. O, at least ngayon medyo alam na ng tao. Ang AV malformation, pwede ito makita sa maraming part sa katawan. Ang pinaka-common na sa utak. Yun po yung delikado. Pag AV malformation sa utak, pwede ma-stroke. Swerte tayo kay Pio yung sa kanya dito sa hita. So, pag sa hita o sa kamay, kaya siya operahan. Kaya siya matanggal. Pero pag sa utak, minsan mas mahirap. Lalo na kung malalim yung parts. Malalim yung AV malformation. Ano yung AV malformation? Kwento ko sa inyo, ha? So, ang katawan natin, may artery, may vein. Okay, di ba? Ako po, internist, cardiologist. Yan po ang tinuturo ko lagi. So, pag bomba ng puso, di yung mga artery yan, pupunta dito, may artery yan, di ba? Pag bomba ng puso, nagbibigay siya ng oxygen at pagkain sa lahat ng parts ng katawan. Palagay natin sa hita o sa kamay. So, may artery dyan. Paano niya binibigay yung oxygen at pagkain sa katawan natin? Paliit ng paliit yung artery. Ayun, lumilito. Magiging arteriole. Tapos pag maliit na maliit, magiging capillaries. Pag maliit na ugat na siya, lalabas na yung oxygen, lalabas na yung pagkain, magagamit na ng muscle natin. Tapos magiging, so yung dugo, nawala na ng oxygen, nawala na ng pagkain, na ibigay na sa katawan, lalaki ulit, a-absorb ulit ng vein. Yan. So pagbalik ng dugo, medyo mas maitim na yung dugo, tapos pupunta sa baga, magkaka-oxygen, magkakapagkain ulit. Ano problema sa AV malformation? Ang problema nito, pinanganak na merong diferensya yung ilang parts. Yung nangyari nga sa kanya, kay Pio sa hita. So, yung artery, imbis na ganitong maganda oxygen exchange sa capillary, nagbuhol-buhol. Nawala itong capillary, mula artery halos diretso. Ayan, no? Dahil nagdiretso siya, malakas ang pressure ng blood pressure eh. So, malakas ang blood pressure, namamaga yung veins. Mahina ang veins, eh. Hindi niya kaya. Namaga ng namaga, oh, para siya naging bird's nest ang itsura. Pag namaga to, lalaki, pwede maipit yung part, pwedeng pumutok, pwedeng mag-bleeding. At dito, hindi nalalabas yung oxygen, hindi lalabas yung pagkain, kaya hindi maganda. Yan ang nangyayari. Yan ang AV malformation. Marami rin pala sa Pilipino, at isa, new topic to. So, pag sa utak, yan ang delikado. Headache, pwede ma-stroke, pwede pumutok. Pag sa baga, pwede pag-ubo, may dugo. Meron nga sa tiyan, pwede pag-dumi, may dugo. Meron naman sa kamay, sa hita, meron ibang parts, ganoon. So, mas okay pa yung nasa may extremities lang para mas matatanggal ng surgeon. So, yun po. Ito na, explain ko na yung AV malformation. Ito yung normal. Ito yung abnormal, oh. Ayan, oh. Magang-maga. Parang nagbabarikose yung mga veins, oh. Ganun po nangyari. So, tingnan natin ano ang sintomas, di ba? Pinaka-common sa utak. Pag sa utak, ano nangyayari? May headache yan, oh. Ayan, okay? Pwede rin sa katawan, katulad nito sa kamay. Ayan, oh. Pag nasa kamay, ayan, oh, lumalaki din siya, oh.
Tawag dito peripheral arteriovenous or AV malformation. Tingnan natin na ito. Gaano kadalas ang tao magkaroon nito? Rare siya, bihira. 1 in 100,000. So, sikat talaga. Parang sa 100,000, birang-bira, unusual. Unusual. Kahit sino pwede magkaroon. Risk factor, kailan lalabas yung sintomas? Mga 40, 50 years old. Eh. Siguro, unti, pagbata pa, hindi pa lumalaki. Pag lumalaki dito. Equal number, male or female. Pareho. Ano ang kinakatakot natin sa AV malformation? Kaya minsan baka akala nyo varicose lang malaki. Yung pala, hindi pala varicose, AV malformation. O baka may ibang bukol-bukol. Meron pa nga iba na sa mukha eh. Sa mukha, meron sa mukha, meron sa tenga. So, pag ito ay lumaki at pumutok at namaga, bleeding ang kalaban natin. Dudugo. Pwede mag-press sa ibang parte. Kasi sa hita, nape-press yung nerve. Pwede yon. Nawawala ng oxygen at pagkain yung parte. Tulad na sinabi ko nga, walang capillaries, hindi gano'ng nagkakabigay ng oxygen and nutrients. Yan ang AV malformation. Delikado ba ang AV malformation? Pag sa utak, delikado. Pag sa utak maraming pwedeng stroke. Eh. Merong ischemic stroke, hemorrhagic stroke, may aneurysm, at meron ding AV malformation. Pag sa utak, nagputok siya, delikado talaga to. Stroke yan. Diba? Pero pag sa ibang part, pag sa utak, seizure, headache, nausea, vomiting, manhid, stroke symptoms. Nanlalabo ang mata, walang balanse. So pag utak, stroke symptoms yan. Pag sa leeg, pwede rin sa spinal cord. Oh. May AV malformation din sa spinal cord. So pag spinal cord, back pain, muscle weakness. Oh, meron din sa ibang parte, tulad na sinabi ko, pag sa kamay, may bukol sa kamay. Pag sa hita, may bukol sa hita. Pag sa binti, may bukol sa binti. Parang mga ugat-ugat doon. Pag sa baga, itong AV malformation, ito normal ah. Ito abnormal. So pag sa baga, pwede pag pumutok to, may dugo. Pag sa tiyan, pag dumi, pwedeng may dugo, may timan dumi. Depende, pwede magsugat. Paano malalaman kung may AV malformation? Pag sa labas, makikita. Pag sa loob, nasa sintomas eh. Pag may sintomas. Usually, MRI, CT scan, ultrasound, catheter, angiography, naglalagay ng dye para makita usually sa utak yan. Anong gamutan? Okay? Pag accessible yung AV malformation, yung sabihin, kaya operahan ng surgeon, surgery pinakamaganda. Ganito nangyari kay Pio na operahan na siya. So, nakita ko very thankful siya sa doctor, sa nurses niya. Actually, mabait na patient eh. yan ang madaling gamutin. Yun talagang sumusunod sa mga health workers niya. Surgery ang pinakamaganda kung accessible. Kaya lang may mga ibang parts, baka sa may gitna ng utak yung sa iba, hindi kaya mahabol eh. So, yung iba, embolization. Anong embolization? Embolization, maglalagay ng catheter, hahabulin ko na saan yung AV malformation, tapos maglalabas siya ng substance, pwedeng chemical, na parang pinapatigas mo na lang ito. Parang sinisimento mo, o hindi naman sinusunog, parang sinisimento mo, para lang tumigas siya. Pag tumigas na itong AV malformation, hindi na pupunta yung dugo doon, okay na siya. Or yung iba naman, gamma knife radiosurgery, radiation, para ipeklat to. Para pa nagpeklat yan, yung dugo, hindi na daan ng daan dito. Kasi ayaw mo yung dugo, daan ng daan eh. Diba? Ito yung normal, ito yung abnormal. Ayaw mo daan ng daan kasi laki siya ng laki. So pag na-embolize mo yan, na radiation mo, o na surgery mo, matanggal mo to, sarado na to, sarado na to. Mas okay yon kaysa palaki siya ng palaki. Kaya ba siya maiwasan? Actually, hereditary, hindi maiwasan. Lalabas yung sintomas, mga 40s. Basta pag may symptoms na, either sa ulo, sa likod, o sa parts sa katawan, papacheck na tayo sa inyong doktor. So, bagong sakit to, and maganda rin awareness para sa ating kababayan.
Chinek ko sa Facebook, may grupo pala na AV malformation. Usually, mga patient groups na meet ko eh. So, dito, nagkukwentuhan sila, support group ko ano nararamdaman. Pero usually, yung nasa group, puro brain eh. Nakita ko karamihan nasa brain. Pero sa ibang parts, I think meron din. Okay? So, sana po nakatulong itong video na to for awareness. And I wish na tuloy-tuloy na paggaling ni Pio Balbuena. And hopefully, who knows, baka makasama ko kayo minsan, mag-content tayo. Gusto ko makita si Balong. Mukhang lagi nakakatawa. God bless po.